So, mahal ka ng ka-LDR mong afam or mahal ka ng ka-LDR mong kung ginagawa niya ito sa iyo. So first, number one, pagising niya sa umaga, ikaw at ikaw ang iniisip niya, ikaw at ikaw ang lagi niyang chinachat, tinetext, or binivideo call. For example, in based on my experience, when my husband now, when I am still in the Philippines and my husband is here in Europe, so yan ang lagi namin ginagawa dati, na nagme-message siya sa akin every morning and every end of the day. So for example, the first one, pagising niya sa umaga, guys, nagme-message yan siya, hello, good morning, how are you, did you eat breakfast, ano? So what's your plan today? Ayan, yun lagi yung minamessage siya akin. What's your plan today? And do you have work? Or yeah, mga ganun. So, yan ang... So, yung pang-apat. Yung pang-apat is yung effort. So, hindi mag-work ang LDR, ang long-distance relationship ninyo kung wala kang ka-effort. Siyempre, napaka-importante ang effort. Importante ang communication, trust, at saka effort. So, ayun. Yung pag-e-effort mo na mag-message ka araw-araw, hindi naman ibig sabihin na mag-message ka every hour na lang. Siyempre, kailangan mo din na magtrabaho, di ba? So, ang ibig sabihin nun, yung mag-update ka sa kanya or kamusta, magkamustahan kayong dalawa, at saka napaka-importante din yung open kayo sa isa't isa. So, ibig sabihin, yung open kayo sa isa't isa, guys, is yung kung meron kayong hindi pagkakaunawaan or hindi pagkakaintindihan, kahit napakaliit lang, huwag mong i-set aside yan. Kailangan kahit gaano pakaliit yan, dapat niyong pag-usapan. Kasi hindi natin alam na para sa kanya is a big deal na pala yun, di ba? Hindi natin alam sa'yo, napakaliit lang na problema, pero para sa kanya, napakalaki na pala. So, kailangan yung pag-usapan yan para hindi maging problema in the future. So, yan ang kailangan yung pag-usapan. Kailangan maging open kayo sa isa't isa kasi nga, ng long distance relationship kayo, so kailangan talagang pag-usapan nyo ang mga bagay-bagay kahit gaano pakaliit yan kasi ang LDR is kailangan din yan ng tiwala or trust, hindi trust condom ha, kundi trust or tiwala. So kailangan meron kayong tiwala sa isa't isa, na yan ang napaka-importante. Kasi kung wala kayong tiwala sa isa't isa, useless lang yung relationship ninyo. Useless lang yung long distance relationship ninyo. Kasi nga, as a LDR relationship, napaka-importante ang tiwala. Kasi kung wala kang tiwala sa partner mo or sa ka-LDR mo, so lagi yan nasa isip mo, ano kaya, baka maiba na yung babae, baka maiba na yung lalaki, baka maiba na yung kinakasama. Yun ang lagi nasa isip niyo kung wala kayong tiwala sa mga ka-LDR mo. Dapat open kayo sa isa't isa. Dapat sabihin niyo yung nasa sa loob niyo, yung nasa puso't isip niyo. Dapat yung ka-LDR mo, malalaman mo yan kung seryoso or mahal ka ng ka-LDR mo kung sinasabi niya or sinasabi niya sa'yo na may plano kayong dalawa. Halimbawa, may plano siya na in the future. Halimbawa, may plano ako na pakakasalan kita or magkita tayo or uuwi ako dyan, yung mga ganyan. So, marami kayong plano, halimbawa travel, mga surprises. So, ayan, malalaman mo talaga na seryoso yung ka-LDR mo kung merong mga surprises, kung meron siyang mga plano sa'yo or plano niya sa inyong dalawa in the future. So, yun. Kasi sa akin, based on my experience, yung afam ko, guys, yung napapangasawa ko ngayon, before ko siya napangasawa, naging LDR din kami ng isang taon. No. Hindi, magdadalawang taon. Dalawang taon kami magka-LDR ng asawa ko.
dati, namimit ko siya sa Bohol, sa Panglao Bohol, sa Panglao Island. First time ko siyang na-meet, tapos ayun, nagka-anuhan kami, nakingian kami ng number. So, ayun, so nagka-LDR kami kasi balik siya sa Europe kung saan siya galing. So, ayun, lagi siyang nagme-message sa akin, hello, kamusta, tapos, and then, wala siyang time sa araw na mag-message sa akin kasi nga, meron siyang trabaho. Meron siyang trabaho siya sa kanang, sa opisina, sa insurance. So, sa gabi siya nagme-message bago siya matulog. O, anong ginagawa mo? Kamusta yung araw mo? Kamusta yung trabaho mo? Ganyan-ganyan. Lagi yan nagme-message sa akin or di tumatawag yan sa akin. Kung hindi siya nagme-message, tumatawag. Or hindi siya, ano guys, hindi siya nagbe-video call. Hindi kami nagbe-video call sa nung long distance relationship pa kami. Hindi kami nagbe-video calls. So, before guys, nung una, hindi ko talaga alam na seryoso yung napapangasawa ko ngayon. Kasi nga, hindi ko na-feel, depende kasi yan eh, hindi ko na-feel na seryoso talaga siya. Kasi nga, hindi siya open, hindi siya nagbe-video call sa akin. Yun, gusto ko siyang makita pero ayaw niya. Nahihiya siya guys. So nahihiya siyang makita yung mukha niya sa camera. So ang ginagawa namin, nag-chat kami. Minsan nag-tawagan, yung tawagan sa Messenger o de sa WhatsApp. Ayun. So makikita mo talaga yan kung seryoso siya. So at the end of the some months guys, the end of the year, dun ko na nalaman na seryoso siya kasi nga sinasurprise niya ako na babalik ako dyan sa Pinas. This year. So, nag-meet kami guys March is 2019. No, 2017. So, March 2017. And then, ilang buwan din kaming long distance relationship. Tapos, bigla na lang siyang nagsabi sa akin na nakabook na ako ng ticket sa Pinas. Magbabakasyon ako dyan sa October. So, ayun. So, masaya ako kasi sinasabi niya sa akin na gusto pa kitang makilala, gusto pa kitang mas makasama ng matagal, kaya gusto ko magbakasyon dyan ng ilang linggo. So, October guys, nagbakasyon siya sa Pinas kahit na 2 linggo. Tapos, bumalik siya ulit dito sa Europe. Tapos, ayun, and then after long distance na naman kami, tapos sinasabi na naman siya, dyan ako mag New Year, dyan ako mag Pasko. So, isang buwan lang siya dito guys sa Europe. Tapos bumalik na naman siya same year, 2017. So, diba doon ko na feel na seryoso siya kasi hindi basihan sa kanya na kahit na napakamahal ng pamasahe sa Europe to Philippines, kahit na napakamahal ng pamasahe, binabalik-balikan niya ako kasi gusto niya na mas makilala pa ako na matagal, gusto niya na mas makasama pa niya ako, malalaman kung ano talaga yung ugali ko, kung talagang seryoso ba ako sa kanya, gusto niya i-feel na seryoso siya sa akin. So ganun guys, so depende kasi yan sa tao or depende din yan sa ka-LDR mo kung paano niya i-express yung feeling niya sa'yo. So para sa akin guys, napaka-importante ang tiwala talaga. Tiwala, communication, at saka tawag dito consistency, yung lagi mong sinasabi na napakahalaga niya sa iyo, ganun. Tapos yun na yun guys. Wala na akong maisip. So yun, napakahalaga din na malaman ng ka-LDR mo na isang goal lang yung one goal lang yung nasa isip niyo sa isa't isa, yung iisipin niya na sana masaya tayo in the future, sana magkakaroon tayo ng pamilya, yung mga ganun. Yung goal niya is yung kayong dalawa. Yun yung goal niya. Tapos doon mo malalaman na talagang seryoso siya or mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng ka-LDR mo. So, meron pa. At saka, malalaman din niya na mahal ka ng asawa mo or ka-LDR mo or boyfriend mong ka-LDR na, tawag dito, may plano siya
may plano siya in the future. Yun na yun, guys. May plano siya in the future sa inyong dalawa. Halimbawa, may plano siyang pakasalan ka, may plano siyang dalhin ka sa ibang bansa, na manirahan na kayong dalawa sa ibang bansa. So, ayun. Yun na yun, guys. Tapos, yun kasi ang na-experience ko sa napapangasawa ko ngayon. So, ilang taon din kaming naging LDR. Tapos, nakayanan ko naman. Nakayanan ko yung long-distance relationship namin. So, kaya ako ngayon, andito sa Europe. Meron akong isang anak at nagsasama na kami together ng ka-LDR ko before na ngayon ay asawa ko na ngayon. Tapos, kinasal kami last year. So, talagang masaya ako na na nag-work yung long-distance relationship namin dati na ngayon ay magkasama na. O, diba? So, kung meron kayong ka-LDR, guys, tsaka, kung meron kayong ka-LDR, tapos, ito yung tips ko sa inyo na kailangan talaga tiwala sa isa't isa. Dapat magtiwala lang kayo sa ka-partner nyo or ka-LDR nyo para mag-work yung relasyon yung dalawa. Kasi napakahirap talaga ang long-distance relationship. Kasi hindi nyo maiisip na ano kaya ang ginagawa niya, ano kaya ang, sino kaya ang kasama niya. Sana wala siyang ibang karelasyon sa ibang lugar, sa ibang bansa. Ganun. So marami kang iniisip. So kailangan talaga ang tiwala. Napakahalaga ng tiwala niyo sa isa't isa para mag-work yung relasyon niyo. So sa akin kasi, guys, may ka-LDR ako. Yun na yun na pambangasawa ko ngayon. Siya, in 1 year, 3 times kasi siyang bumibisita sa Pinas. So ganun niya ako kaseryoso, o ganun niya ako kamahal. Kunuhay. Ayun. So ganun niya ako kamahal. Kasi nga, binabalik-balikan ako, tapos sa kahit nasa sobrang mahal ng pamasahe. Ilan kaya, magkano kayang pamasahe sa Europe to Pinas? Diba 100,000 peso, mga ganun. Tapos balikan pa. Tapos 3 beses pa siyang magbiyahe sa isang taon. Minsan 2 beses. Tapos, ayun. Pero nung nag-ano na ako, guys, nung nabuntis ako, doon na siya nagplano na dalhin niya ako dito sa Europe para dito na manirahan. Tsaka meron na, kaya yung anak ko is, 3 years old na siya ngayon at nag-aaral na siya sa kindergarten. So, ngayon. So, sana meron kayong natutunan sa video ko, and don't forget to thumbs up, please. And don't forget to subscribe to my channel and like, comment down below. Kung meron kayong mga request, guys, you can comment down below para i-video ko yan sa next upload ko. So, thank you for watching, guys.